Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang bitbit ng tambalang pinagtibay na ng panahon at mga isyong panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat ay kabanding. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino. Issue spotted. Taranta Tuesday na naman po mga kaserbisyo. Welcome na naman po dito sa ating unboxing ng mga mainit na issue at balita. Siyempre dito lamang po sa Issue Spotted. Carlos Day na naman po today. Kaya hindi na naman po mabubuo ang tabalang karton. Si partner Casey po ha, medyo nagpapahinga lamang po. So ako pansamantala magso-solo flight at makakasama niyo po mula po alas 3:30 hanggang alas 4:30. Give or take a few seconds ha. Mga kaserbisyo, kamusta po kayo ngayong hapon? Kadami-dami po nating nasasaga po na mga balita at pinakamainit po siyempre yung mga pangyayari na naman po dyan po sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Eh kahapon po, ano, medyo wala pa po masyadong mga detalye na lumalabas patungkol po dun sa naging engkwentro na naman, no, ng mga barko po ng Pilipinas sa mga barko po ng Chinese Coast Guard. Maliban na lamang dun po sa pagsabi po ano ng ating mga opisyal na hinaras na naman yung pong isang resupply mission ng Pilipinas para maghatid po ng mga supplies doon po sa ating mga tropa na nakatalaga po doon sa BRP Sierra Madre, no? Yung barko po na isinadsad po doon sa yung Insol para magsilbing parang Navy outpost po ng Pilipinas. Eh, ang sabi po ano, ng ulat na nagmumula po sa China, ay yun daw mga sundalo po natin, no? Na maghahatid po ng supplies doon po sa BRP Sierra Madre ay hinarang, at hindi lang hinarang kundi ay parang inagawan pa ng kanilang mga armas. At yung isa sa mga sundalo raw natin ha, na maghahatid sana ng supplies ay nasaktan ha, ang napinsala daw yung kanyang kamay, naputulan pa raw ng daliri. At ito ay isa na naman pong insidente na masasabi nating makapagpapataas na naman ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. At tila mas lumalala pa yung nagiging panghaharas ng mga puwersa po ng China sa ating pong mga tauhan, no, ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Although ito pong pinakahuling resupply mission po na papunta po dun sa BRP Sierra Madre, ayon sa mga ulat, ay hindi lamang po Coast Guard mismo ang magdadala ng supply, kundi mismong Philippine Navy na. So ano na ito ha? Mga tauhan na po ito ng Armed Forces of the Philippines na siya pong hinaras ng China Coast Guard. So nakikita po natin na medyo nag-iiba po ang tawag dito, yung sitwasyon, no? Yung parang nagiging mas komplikado ang sitwasyon dyan po sa ating teritoryo, sa ating karagatan sa West Philippine Sea, dahil mismo mga tauhan na ng Philippine Navy ang nakakaranas ng panghaharas ng Chinese Coast Guard. Ha? Coast Guard pa lang yun, hindi pa yun yung People's Liberation Army Navy. So, syempre, eto na naman, hindi natin alam kung anong susunod na hakbang po na ating pamahalaan, pero itong si Senator Francis Tolentino, ay nagsumulat na, no? Sumulat na sa DFA at kanya pong hiniling na kumaari ay yung DFA mismo, Department of Foreign Affairs, ang humiling na sa International Committee of the Red Cross na tumulong sa paghahatid ng mga supplies doon po sa mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. So tila nais po ni Senator Tolentino na kung tutulong na yung International Committee of the Red Cross ay baka galangin naman ito, no,
ng mga puwersa ng China at hindi naman sila pag-initan at harangin. Kung mismo yung mga ICRC na magdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. So, titingnan natin ha kung maipapadala nga po ba yung request niya ni Senator Tolentino at kung ano magiging tugon ng International Committee on the Red Cross. Eh, bago pa ho yun, eh, nako, napakadami pa rin po mga pangyayari patungkol po sa pag-iimbestiga natin dito sa mga illegal umano na offshore gaming operators. Ha, itong mga Pogo. Dahil po sa, siyempre, naghahanda po yung Presidential Anti-Organized Crime Commission na maghain ng mga reklamong kriminal actually, no? Laban kay Bamban Mayor Alice Guo, kaugnay ng kanyang pagpapahintulot umano sa mga illegal na gawain ng Pogo Hub na niraid po sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac. Eh, di ho nga ho ba't naalala po ninyo na habang iniimbestigahan po ng Senate Committee po ni Senadora Rizzo Ontiveros itong Pogo Hub na ito sa Bamban, ay lumiham na, no, si Mayor Guo sa Senado upang itanggi yung mga paratang sa kanya na nag-uugnay sa kanya sa mga illegal na gawain nga ng Pogo. Ay, meron na naman pong liham, no, na sinulat itong si Mayor Guo. Pero siya naman po ay lumiham na direkta na po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pangunguna po o sa pamumuno po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. No? So tinanggap po ng Malacañang kanina ito pong liham ni Mayor Guo na hinatid po doon mismo ng dalawa sa kanyang mga abogado. So hindi pa ho natin alam kung ano ang magiging tugon dito ni Executive Secretary Bersamin. Although maya-maya po ay meron po tayong makakausap mula mismo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at baka sakaling sila na po mismo ay meron ng initial na reaksyon dito po sa panibagong liham naman po ni Bamban Mayor Alice Guo. No? So lahat po yan nangyayari today. So talaga naman tama, it's a Taranta Tuesday. Nakakataranta, ang dami po ng balita today. Pero bago po tayo dumiretso sa ating mga panayam, eto po muna ang mahalagang mensahe. Issues Spotted. Issues Spotted. 3:40 na po ng hapon, mga kasurbisyo. Kayo po ay nakikinig sa Issues Spotted. Kasama niyo pa rin Kakan Entering Tony Velasquez. Nagsosolo po muna tayo this week dahil po si partner Casey Carmina Constantino Torres ay medyo nagpapahinga lamang po, no? At nagpapagaling. So samahan niyo po ako ha sa unboxing ng mga mainit na issue at balita. Siyempre dito pa rin po sa Issues Spotted. Wala po munang echo. Mamaya na yung echo. Ay naku mga kaservisyo, kayo po ba ay nakakaranas pa rin na maya't maya ay merong message alert? At kapag tinignan nyo kung kanino nang galing yung message, ay sa numero na hindi nyo naman kilala at hindi naman nakasave sa inyong contact list sa inyong telepono. At kung ano-ano yung mga parang hinihingi sa iyo na dapat mong gawin, may inaalok sa iyo, may meron daw kailangang i-update sa information mo sa iyong credit card or sa iyong cellphone, at kaya hindi mo maintindihan kung susundin mo ba yung gagawin ng sinasabi ng mensahe sa iyo, eh baka nga kung sinunod nyo yun, eh baka na biktima na ho kayo ng samot-saring mga scam na gustong nakawin lamang ang impormasyon ninyo. Kaya nagtataka siguro kayo, eh di ba dapat yun nga ang nasa watana nung kaya po natin na ipinasa at ipinatupad yung SIM Registration Act? Kaya maraming mga nagtataka pa rin, eh para kaya pa na nagrehistro tayo ng SIM kung ganyan din naman pala na isasagawa pa rin yung ganyan mga panluloko sa pamamagitan po ng mga text-text scam na ito. So alamin natin, makiki-update po tayo sa ating pong panauhin. Ano na ho ba talaga ang estado ng ating SIM registration at yung pong mga security siguro measures na ginagawa po ng ating mga telco, na ating regulator, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po mapigilan na yung ganito po mga gawain po, no, na mga masasamang loob. Ay makakapiling po natin nasa linya po ngayon ang ating telepono ang Executive Director po ng CICC o yung pong Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Sir Alexander Ramos. Sir, magandang hapon po. Tony Velasquez po ito. Hi Tony, good afternoon. Kamusta na po sir? Kamusta na po kayo?
ito, sobrang busy. Madaming mga nangyayari sa ating kapaligiran. Nakataan, sobrang busy ho sa pag-iimbestiga ng mga inire-reklamo po ng mga spam at saka text scams. Isa na po yan. At yung mga intrusions natin. Nagdipana ho ang ating mga challenges, kumbaga, no? Yeah. At sa sobrang bilis ang pag-evolve ng ating mga teknolohiya. Saklaw niyo ho ba, sir, itong pong ito lang na kare-report lang na nagkaroon daw na data breach sa MaxiCare? Oo. Actually, hindi lang siya, no? We receive simula pa ng weekend, nakaramdam na kami. Yeah. Ang mga, actually, in-expect namin magkakaroon ng major breaches, no? And alam niyo naman, pag long weekend, yan ho ang pinaka mahirap na panahon dahil walang tao. Walang nagbabantay sa mga network. So doon tumira nung long weekend? Opo. That's why kami, nung weekend ho, hindi kami nagbabakasyon. Kami ho, nakabantay. Nagre-responde. No? Mostly government institutions na aming narespondihan agad kasi nakapag-report sila dahil nagkaroon tayo ng warning sa halos lahat ng ahensya ng gobyerno ng pag-watch out, pag-red alert at meron tayo na detect na namumuro na sibidades ng mga individual manggulo. So sino yung mga na-detect nyo yung sa data breach? Yung Marina, di ba? Kahapon, na-report yun. Nandun ho kami simula Sabado. Maganda naman ang cooperation. Na-shutdown agad natin bago lumaki yung problema. Okay. So, bukod pa ho ba sa Marina, meron pa ho bang ibang ahensya na naapektuhan yung mga data breach nung weekend? Meron ho kaming minomonitor kasi karamihan ng in-alert namin, nag-shutdown sila ng mga makina nila. Okay. Sige. Napaka-simpleng solution. Shutdown. So, walang access ngayon yung ano? Total long weekend, no? Okay. So, hindi na, wala hong nagkaroon ng data breach dahil naagapan. Nagkaroon ng data breach. Ah, meron din? Pero naagapan natin. Ah, okay. So, hindi na malaki tulad ng dati. Okay. So, are you at liberty to say, bukod pa sa Marina, sino pa ho ba ang hindi pa nauulat na nagka-data breach? Ako. Yun naman ang ano natin. Kasi tayo ay nagre-responde. It's up to the agency na kasi naka-NDA po kami. I see. Mga sensitive information kasi ang ating binabantayan. So it's up to them. Hindi natin basta-basta pwedeng sabihin. So it's up to the agency involved to publicly reveal kung sila ay naging target ng ano. Tama po yun. Mm-hmm. Okay. Pero without naming, sige, how many agencies po ba ang naapektuhan bukod sa Marina? Meron pa ho ba? Ilan po ang bilang nun? Around 3 or 4, no? Kasi ongoing ang mga attack sa mga government, sa mga facilities natin, no? Kung maalala nyo na consistent yung ating mga attackers, kumbaga, no? As we are expecting, data is a major commodity. So, talaga maraming nagnanakaw ng ano. Ito yung mga bagong pamamara ng pagnanakaw. Hindi na yung mga harap-harapan na nasa Hindi na martilyo gang, no? Hindi na ho. Hindi na ho. Nalaro. Oo. Pero, yung bukod pa dun sa mga government agencies, so ito, yung MaxiCare, diba? Inano na rin nila eh. Parang in-announce na rin nila na naging target din sila ng data breach. At may ilang ano daw, parang 1,000 kumpanya ho ba na kasama dun? Oo, nabasa ho namin. Ang mangyari ho, itong ating mga offenders o yung mga nanggugulo, na-announce sila after they have successfully breached. So, mga pagmamalaki nila. Tutok namin, ito yung nangyari over the weekend or ahead. No? Hindi ho today. At picking up sila. Isa-isa nilang ina-announce. Pero malakas yun ho ang tutok namin. Yeah. Na-breach sila earlier at kailang pinapakita na successfully breached. Nako. Eh, paano ho bang gagawin niya kung kunwari't ganyan at na pasok po yung system ng MaxiCare? Well, simply, Yan nga ho ano natin, na, alam niyo, sa private sector, kumbaga, supposed to be, mas mataas yung kanilang
data protection. Protection, no? At saka yung kanilang orientation on data security. Mm-hmm. So, sa nangyayari sa atin, no? Nakikita natin naging sophisticated at napakabilis ng pag-evolve ng ating mga teknolohiya. Mm. Kaya tuloy, maraming mga kumpanya which are actually clients po ng MaxiCare ang nanganganib na rin, no? Na baka yung buong mga datos ng kanilang mga empleyado who are registered with MaxiCare ang nanakaw. Mm-mm. Oo nga eh. Yan ang inaano namin eh. Itong mga sindikato na to, talagang mga walang puso na inaatake nila yung mga records ng ordinaryong kababayan natin. Mm-hmm. Would this mean po ba na dahil po sa may mga nakuha silang datos, no, from so many hundreds of companies na kliyente ng MaxiCare, may expect po ba natin na dadami pa yung mga phishing or spam or scam messages dito sa mga nakuha nila na datos? Sa current situation natin, of course, iisa-isahin natin ho yan, iimbitahan ho natin sila, no? Magpaliwanag pa paano nangyari at titingnan natin kung paano natin masolusyonan kasi mga private networks po yan. Oo, okay. So, the private networks, at least itong mga mga system administrator nitong mga kumpanya na affected will have to come up with a solution together with the CICC. Lahat ng ahensya nandiyan, NTC, NTC, mm-hmm. yung insert mm-hmm. natin. Mm-hmm. And I'm sure ang ating mga kapulisan, yeah. eh, naka-alert rin. Kasi siyempre, sakit sa uli yan. Oo. Pero kinailangan ho ba i-shut down yung parang pinaka-servers ng MaxiCare? Hindi kasi kami familiar how their networks are, no? Oo. Before, kumbaga sa doktor, eh, dapat tingnan natin muna ang pasyente. Okay. So, sino ang titingin dun sa kanilang system? Hindi ho si ICC? Sila ho ang hihingi, kasi hindi naman natin basta-basta pwedeng pasukin sila, no? Oo. But if it pertains to private information, yeah. Nandiyan ho, nakaabang si National Privacy Commission, no? Okay, okay. Mm-mm. Ngayon, kung talagang kailangan na nilang habulin ito, mm-mm. papasok ho ang ating mga kapulisan, ang NBI. Sama-sama ho kaming maghahanap ng solusyon. Okay, sige. So, isang tabi muna natin po yung mga data breaches na yan. Balik po tayo doon sa original dapat natin na magiging issue. Eh, yun nga po, no, na sinasabi po ni Senator Sherwin Gatchalian, tila na lulusutan lagi, no, yung pong telco regulator natin, yung National Telecommunications Commission, at dumadami pa rin yung mga insidente po ng text o SIM-based, no, na panluloko bukod po sa mga phishing and scamming. So, NTC lang ho ba talaga ang may kapangyarihan na pigilan yung mga yon? Well, ganito po yan. Di may batas po tayo, no? SIM card registration law. Yeah. Okay. Tandaan ho natin, as a regulator, sila ho nagbumungkahi yung full implementation ng batas na yun, okay. Being the regulator. Mm. But, we have to consider na hindi lang ho yan ang teknolohiya ng komunikasyon. Kasi nagko-cross platform na tayo. Hindi lang through SIM. Oo. Hindi lang ho ang SMS ang ating may ang ating sistema. Yeah. We can transmit using other platforms that are not covered by the law. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Isa ho yan sa mga ilang buwan na rin namin pinag-aaralan kasi si Telco nahihirapan din mm-hmm. na okay, kung SMS lang yan, napipigilan yan agad, di ba? Mm-hmm. Kasi switch lang katapat niyan eh. Okay. E paano kung dumadaan sa ibang platforms na hindi nila kontrolado? And most of these are in the social media platform uh-huh. na ang kanilang sistema ay hosted overseas. Mm. So, pero, ang control ba niyan ay nasa Pilipinas o nasa labas? Pero actually, outside. Siguro kung ang tatanungin lang yung karaniwang tao, no, iniisip niya, eh hindi ho ba itong mga apps na ito ay hindi ka naman makakagamit niyan kung hindi mo irerehistro yung SIM, yung mobile number mo? Opo. Oh. So, isa pa din, tinitingnan natin,
Eh, yung nagpipeke, nilang ano, tinatawag nating masking, no? Oh. So, tinatapan mo yung totoo mong identity o yung communication na ginagamit mo. Oh. Halimbawa, ikaw magpapadala ng message pero gagamitin mo yung pangalan po. Oh. That is, available po yung mga ganyang teknolohiya. So, yung mga makina at application na pwede pikehin nila kung ano-anong numero ang lalabas when in fact, it is not being transmitted as an SMS, but rather, nagko-cross-platform siya. Yun ho ang nade-detect natin sa makaramihan na idinulog sa atin, okay, may number. Yes. Isa-search natin yan. No. Non-existent number. Non-existent. O kaya, number na matagal lang patay. Okay? And yet, kinikerry ng ibang platform. So, yun ang aming nakipagkasunduan tayo sa mga platforms na to. Pwede ba linisin nyo yung inyong sistema? Kasi, although nire-require nyo na may SIM card, may cellphone number at kung pwede bang higpitan nyo naman? Okay. Kung hindi registered sa Pilipinas yun, eh, huwag nyo i-allow na makapag-transmit to the interconnectivity natin. Sino-sino yung mga platforms po na yan na makakausap po ninyo? Ako. Umpisa natin kay Viber, kay Meta. Okay. Kasi Meta, Facebook. Sila Telegram, di ba? Mm-hmm. Bago ka maka-open ng account, hihingi ng email, hihingi ng telepono. Correct. Pero noong panahon na yan, marami na nakapag-ipon ng account. Oh. Kaya nagtigan pa natin na pwede nang pikehin ng numero. So, nai-re-registro. Yeah. So, yung platforms na yan ngayon, isa ho yan sa kanilang challenges. In fact, sinasabi nila sa amin, 100 million na ang kanilang na kakancel na accounts, no? Kasi peke ang pagka-registro. Maluwag ang kanilang sistema, marami pa rin pumapasok. Maluwag ang sistema, okay. So, dapat on our side, sa Philippine side, first, it doesn't mean na wala tayong magagawa. Nagangalap pa rin po kami ng mga paraan na using also technology in cooperation with NTC, NTC, and the telcos, okay, paanong filtering ang pwede nating gawin dito? Yun, filtering, tama. So, dapat magkakasanib puwersa lahat kayo para makabuo ng mabisang solusyon, di ba? Para kontrahin itong mga manlulokong ito. Pero, kanina, we just had another meeting because of this post-weekend, no? Yung solusyon na breaches. Pinag-uusapan po yan, okay? Arali natin ano ang technique na ginamit. Kasi, alam nyo, mabilis ho. Tulad ng sinasabi ko, mabilis magbago ang ating technology. Maglagay ka tayo ng mga barriers to stop it, iikutan na naman nila. Oo. Kung parga sa firewall, madali na namang lusutan. Oo. Ito, example, may firewall ka. Kung naiintindihan naman natin ang firewall, okay. Yan po yung nakaharap sa mga routers, di ba? Okay. At pumasok sa network mo. Ang problema natin, sandali lang, ang dinedetect nila yung mga malware. Ito paano kung hindi malware ang ginamit? So pwedeng may nakagawa sila ng technique na legitimate communication ang gamitin. Kasi no matter what type of anti-malware ang ilagay natin, hindi makikita yun. Hindi niya madedetect yun. Tama. Kasi legit eh. Correct. Legit yung communication eh. Pero yung legit na yun, paano nila ginagawa na magmumukhang legit? Meron ba silang kasabwat? May kasabwat? Ito ho ang pinaka-basic. Para maging legit, magnanakaw sila through phishing. Okay? Normally, hindi sa network ang attack niya. Ang attack niya nasa cellphone. Okay. Dito natin, dito ayan ang isa sa mga weakest link natin, yung mobile devices. Kasi alam nyo ho, naimbento yan ng mga negosyante para pabilisin ang mga transaction at bigyan ng ease of transaction. Kaya lang, pag ang isang gumagamit ay hindi trained, talagang madidisgrasya yun, di ba? Yes, of course. Part of the campaign natin, simultaneous sa paghahanap ng mga technical na solution, is an education drive. Okay. To always remind the public,
what you see may it's not completely true. Yes. At mag-iingat kayo, huwag kayong basta-basta umindot na parang ano lang, cellphone. Parang kampanya lang sa election, ha? What you see is not necessarily true. Pwede rin gawing motto, slogan ng COMELEC yun, ha? Oy, grabe. Pwede po. Actually, isa pa yun sa mga pinoproblema namin together with COMELEC. Mm-hmm. How do we prevent yung mga fake advertisements, yung mga deepfake kutawagin, di ba? Yan na. Kasi pwede akong gumawa ng image mo. Mm-hmm. Makakantay ko, pasasayawin ko. Correct. AI na yun. Pasasalitain ko na masama. Mm-hmm. Eh, siyempre, may public image sa binabantay. Masisira ka. Sa Amerika nga, ang tawag nila doon, hindi na deepfake, cheap. Cheap fake. Kasi ano nga daw, masyado nga daw below the belt yung mga ginagamit ng mga AI-generated na paninira. Anyway. Mangyari, yung mga teknolohiya na yan, napakamura po. Oh, in fact, meron kong makukuha pirated version na pwede mong gamitin. I think a few months ago, I was in, nag-attend ako ng AI Summit sa Shanghai. Sa halagang 200,000 lang kaya ko mag-produce ng avatar ko yung sistema. Pero mo, buntang mo nagagamitin yun. Oo nga. Pero, di ba, parang... For what purpose, di ba, do you need that, di ba? Anyway, Director, thank you so much po. At medyo kinailangan po naming linawin din kung ano na yung mga nangyayari dito sa mga data breaches na ito. But we understand that since there are privacy considerations, kailangan yung mga kumpanya mismo who were experiencing itong data breach, ang dapat na siyang maglantad mismo, yung extent po ng naranasan nila. In fact, we want them to call to us. Yeah. You see, nandito ang gobyerno para tumulong. Kung hindi ho kayo papatulong, hindi ho mare-resolve yan. Yeah. Kailangan natin pagsamasamahin ang talino natin at kung ano man ng mga technique and technologies we have, may offer natin. Kaya binabayaran ho natin to sa gobyerno. Mm-hmm. Kaya dapat gamitin nila yung pribilehiyo na hingin ang tulong ng gobyerno. Okay. Sige. Director Ramos, thank you so much po sa oras na binigay niyo sa amin. Tama po. Sige po. Maraming salamat, Tony. Salamat po. Si Alexander Ramos, ang siya pong Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ay, magpapatuloy po tayo sa ating pagbabalita. Alamin po natin kung ano mga kaganapan sa labas ng himpilan mula po sa ating mga live spotter. Sitwasyon sa labas ng himpilan mula sa mga live spotter. Kapag kayo po ba ay nasa kalsada at napatingala kayo, hindi po ba kayo nagtataka kung paano po kinakabit yung pong iba't ibang mga kable o yung mga kawad no na nakabit po sa mga poste, kung paano naging pansit, ha? Paano naging pansit po o spaghetti o whatever na gusto nyong pasta, yung pong mga kable na yan na nakasabit po sa mga poste. Eh gusto daw po ng MMDA at saka ng Metro Manila Council na ayusin na yan pagkakasabit ng mga kable na yan. Eh, alamin po natin kung paano po ba nila balak gawin yun mula po sa ating live spotter, si Steve Rez. Steve! Only nagkasundo ang Metro Manila Council at MMDA na magpasa ng resolusyon ang bawat LGU sa Metro Manila na ang kani-kanilang ordinansa laban sa anti-dangling wires o yung tinatawag nga na spaghetti wires. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, peligroso ang mga nakikita nilang salat-salabat ng mga kable ng kuryente sa Metro Manila. Karamihan anya sa mga telecommunication wires ay useless at hindi na gumagana kaya pwede nang alisin. Sa bisa ng ordinansa na ipapasa ng bawat LGU, magkakaroon ng koordinasyon ang bawat lokal na pamahalaan, Meralco at Telcos upang i-trace kung alin sa mga wires ang hindi na kailangan. Isa kasi sa iniingatan ng MMC ay ang pagkakaroon ng sunog at aksidente. Sinabi naman ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na dapat nang gumawa ng mga hakbang dahil ilang post na rin sa Metro Manila ang bumagsak dahil sa salasalabat ng mga wire. Binigyang din ng MMC at MMDA na kailangan na ng agarang aksyon dito para hindi na humantong pa na may masawi dahil lamang sa kable ng kuryente. Steve Brad para sa Teleradio Servicio. Maraming salamat, Steve! Nako, alam nyo kung kayo po ay OC, di ba, yung obsessive compulsive, talagang masisira yung araw mo pag napatingala ka at nakita mo mga ganyang salasalabat po ng mga kable. Ayaw na ayaw ng mga OC yung ganun. Kailangan malinis yung pagkakagawa. Kaya hindi po natin talaga sukat akalain kung bakit po nagagawa ng mga installer na wala silang pake
kung anong magiging itsura at kalagayan po ng mga kable kapag sila ay nag-i-install nito sa ating mga poste. Anyway, sige, alamin pa natin ang ibang balita. Yun daw grupong akbayan na nanawagan na palayasin na, palayasin ang ambassador ng China sa Pilipinas at papasukuin na daw ha, yung pong mga nanakit na mga Chinese sa mga tauhan po mismo ng Philippine Armed Forces. Alamin natin ang detalye mula po sa ating live spotter si Marlene Pajernos. Marlene, ganda nga po. Ganda nga po, Tony. Kina lang pag ngayon ang grupong akbayan ng pamahalaan hinggil sa mga panawagan nilang palayasin sa bansa si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Jilian. Basta nito ng pinakahuling insidente ng pangharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa kasasagan niya ng pinakahuling rotation na resupply mission ng bansa sa West Philippine Sea na ikinasugot umano ng ilang sundalong Pilipino. Ayon kay akbayan at Party President Rafaela David, kasuklam-suklam ang panibagong pambubuli na ginawa ng China na may tuturing na act of intimidation ito sa exclusive economic zone ng ating bansa. Bukod dito, sinabi rin ng maturang grupo na dapat din na pasupuin na ang mga tauhan ng China na responsable sa pinsalan tinamuan ng tropa at barko ng Pilipinas bilang pagpapanagot din sa kanilang ginawang karahasan sa ating mga frontliners. Samantala, kaugnay nito, nanawagan din na Akbayan Party na mas paigtingin pa ang kooperasyon ng bansa sa iba pang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Sa pamamagitan naman niya ng pagkasagawa ng Joint Coast Guard Patrols bilang pagtuko naman sa shared concerns to sa mga agresibong aksyon ng China. Marlene Pajernos, Parcel Radio Servisyo. Maraming salamat, Marlene. Maraming salamat po sa ating mga live spotter ngayong hapong ito. Si Steve Raz at si Marlene Pajernos. Sitwasyon sa labas ng himpilan mula sa mga live spotter. 4:04 na po ng hapon, mga kaserbisyo. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mga mahalagang mensahe. At syempre po, mainit na pagbabalita ang ating kaserbisyong si Rica Lazo. Magbabalik po tayo sa ilang sandali po lamang dito pa rin sa Issue Spotted! 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 Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issue Spotted! Four-ten na po ng hapon, mga kaserbisyo. Kayo po ay nanonood at nakikinig pa rin po sa Issues Spotted. Kasama nyo pa rin, kaka-entering Tony Velasquez. Dito po tayo sa DWPM Radio 630 at syempre po, napapanood sa Teleradio Servisyo. Ay, kanina po, may mga abogado. Si Bamban Mayor Alice Guo na pumunta mismo sa Malacanang upang maghatid po ng liham no, na sinulat po ni Mayor para po sa mismong pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito po ay kumbaga ikalawang liham na po no, na isinulat ni Mayor Guo. Kasunod po itong unang liham na isinumiti po niya dun sa Senate Committee na pinamumunuan naman ni Senadora Risa Ontiveros. Dun sa una pong liham na yon, ay tahasang itinanggi na nga po ni Mayor Guo ang lahat po ng mga pinaparatang po sa kanya na tila siya ay protector umano ng illegal na pogo sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac at na siya umano ay may mga kinalaman no doon sa mga illegal na aktibidad nga noong pogo hub na yon doon sa Bamban. Ito po sa ikalawang liham naman po ni Mayor Guo ay tila ganun din naman po ano ang tema na kanya pong nang nilalaman dahil po sa meron din po siya mga pagtatanggi no doon sa mga akusasyon o allegation laban sa kanya. Ay sabi po niya wala siyang kinalaman doon sa allegation na yun daw Baofu land development ay pawang itinatag lamang para makapag money laundering ha doon po sa kanyang bayan. So ay pinipilit po ni Mayor Guo na yun daw Baofu ay itinatag alinsunod sa batas, sabi po niya, at lehitimong nakarehistro na naman ayon na rin daw sa mga panuntunan ng Securities and Exchange Commission. Kanya rin pong itinanggi yung akusasyon na kaya siya tumakbo ha, at takalaunay nanalo bilang alkalde po ng bayan ng Bamban ay para daw siya ang magpoprotekta dun sa Baofu Land Development. Ang pinipilit po ni Mayor Guo sa kanyang liham ay tumakbo daw siya bilang mayor dahil may hangarin siya na mapabuti ang buhay ng kanyang mga kababayan na nakasama daw niya mula nung siya pa ay bata pa lamang.
At itinanggi din ni Mayor Guo na meron siyang kinalaman dun sa umano'y mga kaso ng mga pangingidnap, illegal detention at human trafficking na kasangkot daw po nitong Pogo Hub dyan po sa Bamban, no? So ang kanyang panawagan mismo, kaya daw po siya sumulat sa PAOK, eh kung paari daw ay magsagawa ng masinsinan at impartial daw na investigasyon ng PAOK dito sa mga aligasyon laban sa kanya. Dahil siya naman daw ay bukas na makipagtulungan sa kanila pong investigasyon at magbigay ng kanumang mga dokumento na kinakailangan o testimonya para malinis yung kanyang pangalan. Okay, so ito po ay pangalawang liham na po ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Ang isinumiti po niya sa PAOK, yung una pong liham, isinumiti niya sa Senate Committee on Women and Children ni Senadora Risa Ontiveros. Eh, pinipilit po ng ating Mission Control ngayong hapon pong ito na makontak din po natin, no? Yung lagi po nating suki sa PAOK, tagapagsalita po nila, si Dr. Winston Casio. Pero ayon po sa ating Casio wristwatch, wala pa ho ata si Dr. Casio at hindi ho natin matawagan, no? Ano ba? Ringing pa rin ba Supreme Commander Sheila? Supreme Commander Sheila, ringing pa rin ba ang linya ni Sir Winston? Aba, talaga naman. O, bakit kaya? Ano na nangyayari at bakit hindi na tayo sinasagot ni Sir Winston? Baka sa sobrang dami na gusto makapanayam sa kanya, hindi na magkanda o gaga si Sir Winston, di ba? Although, eto na nga po, no? Parang ang nangyayari, ito pong kwento ng Pogo. Ito pong Philippine Offshore Gaming Operators ay nagiging parang sisihan, di ba? Nagkakaturuan ngayon kung sino ho ba talaga ang dapat na managot. At meron pong paninisi may paninisi ang PAGCOR laban sa mga lokal na opisyal ng PORAC. Sila daw ang naging pabaya at hindi nagbabantay. Meron din namang mga senador, mababatas na isinisisi din naman yung PAGCOR dahil sila naman daw ay hindi rin tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Anyway, so ayan, finally, at meron po tayong oras pa, meron pa tayong mga 13 minuto na lang siguro, no? Para makapanayan po, nasa linya na ating telepono ngayon, tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Dr. Winston Casio. Magandang hapon po, sir. Tony Velasquez po. Magandang hapon, Tony. Atensya, I was busy with something earlier. Opo, I understand. Opo. Pero thank you na rin at maikli na rin po yung oras po sana na gamitin natin. Yung pong liham na ipinadala ni Mayor Guo, I'm sorry to ask lang ka, pero may pagkakaiba ho ba yung laman nito kumpara dun sa pinadala ho ni Mayor Guo sa Senado noon? Na nabasa niyo ho ba yun? Nabasa ko po kanina yung paunang bahagi ng sulat. Mm-mm. Pero yun nga po, we defer to the Executive Secretary as to what his reaction would be in relation to the letter. Ang sulat po, naka-address sa aming chairman, kay Executive Secretary Lucas C. Bersamin. Yes, yes. Pero sa pagkakaalam nyo po, dumiretso naman kasi sa Malacanang mga dalawang abogado ni Mayor Guo. So by now siguro, opo, nasa lamesa na po yun ni ES, no? Mm-hmm. Opo, nandun na po kay ES. Yeah. Pero actually, di ba, yung binasa ko lang po kanina, na yung mga pagtatanggi lang naman din ang ginawa ni Mayor Guo sa kanyang liham, eh tila hindi na ho ata ito kaiba dun sa una niyang liham na pinadala kay Senadora Ontiveros noon. Di ho kaya? Tama po. Para sa amin naman po, again, we would defer to the ES, no, kung anong kanyang appreciation dun sa sulat. Mm-mm. Pero wala naman pong ibinigay na instruction sa amin na itigil namin yung aming pagdadraft ng complaint sa PDAVI para sa aming pag-file ng mga asunto laban sa Mayora ngayong linggong ito. So, okay. As of 4 o'clock, wala pa ho akong nare-receive na instructions na itigil na yung pag-draft ng mga complaint sa PDAVI. No. Although hindi naman ho ata yun din ang hiniling ni Mayor, no? Hindi naman niya ata hinihiling na wag nang ituloy yung pagkaso sa kanya, no? Opo. Parang sa akin pagkakaintindi, yung sa akin nabasang bahagi ay parang pinababatid niya na gusto niya makipagtulungan sa amin para sa investigasyon namin. Yes, yes, yes. Pero kanina nga po, no, bago po tayo nagkausap muli sa telepono, ito nga pong nabanggit ko, nagkakaturuan na
kung sino po ba talaga ang dapat na managot ha, sa mga operasyon ng mga illegal na pogo. E una, sabi po ng PAGCOR, may kapabayaan daw yung mga lokal na opisyal, bakit hindi sila nagbabantay sa sariling bakuran nila. Although sabi naman ni Senator Win Gatchalian, dapat yung PAGCOR mismo nakakaalam kung yung mga binigyan nila ng lisensya ang tila involved pa rin sa illegal activity. So paano ho ba natin aayusin itong pagtawag dito, yung palitan ng sisi, Dr. Casio? Basta kami, Tony, hindi kami makikasaw-saw doon sa kanilang palitan ng sisi. We leave it up to them kung paano nila i-resolve yung namumuong conflict sa kanila. Mm-hmm. Sa maliwanag pong instruction sa amin, pinabatid ng executive secretary, ng aming chairman kanina sa aming executive director, na nakausap na daw siya ng presidente, at ayon sa presidente to the executive secretary, tuloy-tuloy lamang po kami sa aming ginagawa laban dito sa mga operasyon, laban sa mga spam farms na ito. Yeah. Although, anong siguro, no, parang hinihintay rin ng mga tao na kung presidente na mismo, di ba, ang magsasalita at sasabihin niya na dapat talaga itigil na natin itong mga pogo na ito dahil kesyo legal o kesyo illegal ay lagi pa rin silang nasasangkot sa mga di kanais-nais na aktibidad. Would that suffice? Dapat yung presidente na should once and for all ang magsabi kung itutuloy pa rin ba ang pogo o hindi? Well, again, the president being the chief policy maker of the Philippine government, sa kanya po talaga nakasalalay po iyon. Yeah. Pero tomorrow po kami ay sinabihan na maghanda ng isang report para sa presidente para doon sa mga nangyayaring mga operasyon nga po. No? So, pagkatapos po nitong ating usapan, ay sisimulan ko na po mag-draft ng report para sa kanya. Yes. At nasa sa executive secretary na rin po bilang chairman ng commission kung anong kanya may recommendation sa ating Pangulo with regards to that question. I see. So yung report po ninyo, not necessarily to include recommendations, pero kung ano lang yung situation na nadatnan nyo na o kung ano po yung mga kasalukuyang investigasyon, bahala na si ES na gumawa ng recommendation. Yes, sir. Yun pong aking pagkakaintindi sa instruction si binigay sa akin kanina, okay, that I'll just draft a situation or as if. Yeah. No more, no less. Okay. Pero in describing the situation, kailangan din ho bang iulat nyo kung ano ang possible lapses ng mga ahensya na posibleng local government agency or regulator na posible pong nagdulot ng ganitong sitwasyon? Kasama rin ho ba sa situational report yung possible lapses? Bahagi po ng aming report, siyempre, kung ano yung ating mga nakita. Yung factual lamang po, no? Okay. So wala tayong mailalagay doon na tinatawag na judgment, kundi papakita lamang namin kung ano yung naging what precipitated the actions, the operations against this campaign, no? Bear in mind, lahat po ito ay mga kanseladong mga pogo. At one point, may mga lisensya po sila. Yes. So, na-cancel ang kanilang mga lisensya, pero despite having, despite PAGCOR's cancellation of their licenses, patuloy sila nag-operate. No? So, ganun lamang po aming, yung aming report. Factual, then we would leave it to the executive secretary kung magbigay po siya ng rekomendasyon. But at the end of the day, it will still boil down to the decision of the president kung ano po ang kanyang mamarapatin sa problema ang kinakaharap ng bansang ito. Okay, so hindi ito yung tilang report na ilalatag nyo yung kung ano yung mga nahanap nyo mga facts at saka kayo gagawa ng conclusion kung sino sa tingin niyo ang parang merong lapses, no, in their obligations. Wala pong ganong klaseng conclusion. Wala hong ganong bahagi kapagkat hindi naman namin panakita yung kabuuang litrato ng problema. Isang taon na po namin ginagawa ito, pero may mga aspeto pa rin po ng problems na hindi pa namin fully na-appreciate. Yeah, I see. Pero sa ngayon po, when you, I guess, sa dami na rin po ng inyong mga na-investigahan lately, at marami pa kayong gustong investigahan in the future, kinakailangan ho ba na ang PAGCOR na mismo ay katuwang ninyo sa pag-imbestiga? All this time ho ba ang PAGCOR ay labas sa investigasyon po ninyo? Hindi naman po. Magmula po nung nakaraang taon, nung sinimulan po natin ang mga operasyong ito, lagi naman po natin silang kasama. They've been helping us, no? They've been providing us a list of their canceled pogos,
Then, nagbibigay din po sila ng listahan ng mga canceled POGOs na ayon sa kanilang intelligence gathering ay nag-ooperate pa. So, they've been with us in this work. But of course, hindi lamang dapat pagkor ang kasama natin dito. Now, we need the LGUs more than ever. Oo. Kasi nga, ang LGU po, ano, dahil po sila ang pinaka, sabihin na nating mata at tenga dapat, no, ng ating pamahalaan sa kanilang kinasasakupan, eh parang mahirap paniwalaan pag meron pong mga opisyal na nagsasabing hindi ho namin alam na may ganyang mga pangyayari sa loob ng compound ng Pogo. Di ho ba? Eh, kapag ganun ho ang kanilang depensa, kahit ang angulo ho ninyo tingnan, mali po yun. Pag sinabi nila hindi nila alam, ibig sabihin, nagiging pabaya po sila sa mandatong pinagkaloob sa kanila ng mga botante. Pag sinabi naman nilang either way eh, o sinabi nilang hindi nila alam yun, either naging pabaya sila or talagang wala silang pakialam, mali ho eh. Mali ho yung ganong mga argumento. Kasi yung isa pa ho narinig nating argumento eh, gusto namin pumasok para mag-inspect pero ayaw kaming payagang pumasok dahil yung sinasabi, di ba? Yan ho yung pinakamahinang argumento sapagkat remember, the local chief executives have administrative supervision over the local police. So, tatawagan lamang po nila yung mga police na nasa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga bayan at simply hindi sila papasukin. Yes. So talagang it all boils down, ano? Kung dun sa tawag dito yung pinaka simple na government unit, no, yung LGU na siyang pinakamalapit o nagbibigay ng mga permit, di ba, para dito sa mga pogo na ito, sila ang unang parang line of defense, di ba, para mabantayan kung meron pong nangyayaring kabuktutan dun po sa mga pogong ito. Yes sir. Wala hong mangyayari sa mga bayan-bayan kapag magiging maayos lamang po ang pagpapatakbo ng mga local government units. So, at the end of the day, meron mo talagang pananagutan dito yung local chief executive ng mga lugar kung saan nag-ooperate itong mga stamp farms. Ayan na. Which means, habang tayo ay nag-uusap, kailangan yung pong mga nakikinig ngayon ng mga local officials, kung dun po sa lugar nilang kinasasakupan ay may mga nakatayong pogo, dapat ngayon pa lang o bukas makalawa, mag-schedule na sila ng site inspection. Yes, sir. Yun naman po ang panawagan po ng aming opisina. Oo. Hindi naman po kami nagkulang sa panawagan sa kanila na please, help us. Help the national government sapagkat hindi ho namin kaya ito. Correct. Hindi ho kakayanin ng kahit pa lahat ang ahensya sa national government ay magsama-sama. Mm-hmm. Eh kung just imagine how many local government units meron ho tayo. So, correct, correct. They really are our frontliners, the first line of defense in the fight against Yes. Oo. Sige po. Ay, Sir Winston, alam kong napaka-busy po niyo at abalang-abala kayo. So, thank you so much po. Ah, kahit po sa munting oras po na binigay niyo sa programa natin today. Thank you, Tony. Thank you po. Ingat po lang eh. Si Dr. Winston. Dr. Winston Romeo Casio po ang tagapagsalita po ng PAOC o Presidential Anti-Organized Crime Commission. O, yun po ah. Isusulat pa po ng situational report si Sir Winston para mga po at ma-evaluate o makilatis na po ng PAOC chairman, no, si Executive Secretary Lucas Bersamin, kung ano na ang posibleng maging rekomendasyon niya mismo kay Pangulo Marcos Jr. kung kay pagpapatuloy pa ba or meron pa hubang ibang aksyon na kailangan para malinis, no, yung hanay nitong mga pogo or kung tuluyan na talaga po ba na itanggalin na ang mga pogo dito sa bansa. Dahil yung China nga mismo, di ho ba eh, parang nag-request pa na sana nga daw pagbawalan na natin yung pogo. And yet, yung pong ating gaming regulator, yung pong PAGCOR, ang talagang naninindigan na maganda pa daw ang magiging benepisyo natin sa mga legal na pogo at hindi ho daw kailangan na pagbawalan lahat. So, medyo may mga konting tawag dito, yung pagsasalungat, no? Na mga opinyon at kuro-kuro tungkol dito sa isyong ito, mismo galing sa mga opisyal natin, mga otoridad natin, kaya talagang kung tutuusin, baka talagang sa ang huling salita ay dapat manggaling na mismo kay Pangulong Marcos Jr. No? Bilang siya ang dapat na magbigay ng mandato sa mga ahensya ng pamahalaan kung anong dapat na masunod. Kung sa tingin po ng rekomendasyon ni Executive Secretary Bersamin sa kanya pong magiging konklusyon sa pagbasa ng report na ibibigay po ni Sir Winston Casio, ay titingnan po natin ano kung yun nga po
kung ano nga po ang magiging hakbang ni Pangulo Marcos Jr. Anyway, so sa oras po nalalabi natin, ay babati muna tayo, ilabas ang Rock Band! Happy birthday kina Josephine Pereiras Costales, Sarah Jane Perez, Zay De Los Santos, si Ace Ice, Jello Manese, at si Jeremy Pelayo. At nakikibati po muli si Kabalen Sosimo Gasmin, ay pabati daw kay Police Colonel Edward Guevara ng RHSU Camp Olivas asa San Fernando, Pampanga. Ayun po, galing po kay Sosimo Gasmin at kay Mrs. Gasmin. O yun. At saka sabi niya, gusto daw niyang pumunta sa anibersaryo ng Radyo 630 sa Taguig. Oh yes! Sige, magkita-kita tayo doon ha, si Sosimo, para tayo ay magkadaupang palad naman at hindi lang batian sa messenger. Thank you so much ha, mga kaservisyo. At ako po ay sinamahan niyo po today on a Taranta Tuesday. Magkita-kita po tayo bukas on a Windang Wednesday. Dito pa rin po sa Issue Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez. Susunod po ATM kasama si Attorney Terry Ridon at si Miss Alex Baltazar. Hanggang bukas po muli mga kaservisyo. Ingat-ingat po kayo and good night.